Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, atin naman din binabati ang ating mga kapatid na mga ka-business at mga kapapi. Ako po muli sa Taong Gala at this time, isa po namang reaction video ang ating ibibigay sa inyo. Well, marahil mga kaibigan ay nagtataka kayo na kung bakit ako po ay nanghihinayang tulad po ng nakita ninyo sa thumbnail. So yung mga business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Alam niyo po, yung pong time na birthday po ni Pinuno, ni Ka-Business, ako po ay nasa Bulacan. So, nagpaabot ako sa kanya ng greetings, mensahe sa pamamagitan ng text. And then, binigay niya sa akin ang eksaktong lokasyong address kung saan gaganapin, inimbitahan niya ako. Pero, yung time na yan, ay mayroon po talagang kasabay na importante ding bagay sa pamilya namin na kailangan din na puntahan ko. Kaya ho, mas pinili ko doon, hindi po ako nakarating. Pero, nung nakita ko ang mga kaganapan, ay sobrang nalungkot ako. Ano po, kasi sayang, nakakapanghinayang. Tunay nga na dapat ay hindi ko na napalampas ang pagkakataong ito. Sapagkat mula po nung ako po ay maging reactor ng Ka-Business Official, hindi pa po kami ganap na nagkita personal ni Ka-Business, wala pa po kaming personal na pagkikita. Pero magpaganong paman, isa po sa hinahangaan ko sa kanya ay ang kanyang taus-pusong pagtitiwala. Pagtitiwala sa akin na maging official na reactor ng Ka-Business. Nakaka-touch mga kaibigan. Lalo na po ito nang makita ko ang videong ito na habang napapanood ako. Sobrang na-touch po ako rito. Panoorin po natin mga kaibigan. May Taong Gala! Ayun no. Noon time po na nag-message ako sa kanya, sabi ko sa kanya, boss, magpaabot na lang ako ng konting regalo sa iyo. Sabi ko ipaabot ko na lang yung konting regalo ko sa iyo kasi nandito ako sa Bulacan. Isang napaka-humble na ka-business ang nakita ko nung time niyan kasi maliit man na bagay pero na-appreciate niya. Ako naman mga kaibigan, isa po lang siyang pamamaraan ng tinatawag nating token of appreciation. Dahil ungat naglakbay tayo sa larangan ng social media, pero hindi po natin maisasantabi na sa pagkakataong ito, kumbaga itong huling hirit ng aking pagiging vlogger, nandito na po tayo sa Ka-Business Official. At tunay po mga kaibigan, ilang weeks lang talagang naramdaman ko ang pagmamahal ng Ka-Business Family sapagkat umabot po tayo ng 60,000 followers. At sa pagkakataong yun, ay talagang ipinagpapasalamat ko sa lahat ng mga miyembro ng Ka-Business, sa lahat ng pamilya ng Ka-Business, sa lahat ng mga followers sapagkat ipinagkatiwala din nila sa akin ang pagkakataon na makapagbigay ng reaksyon. Sobrang nakakataba ng puso mga kaibigan. Panoorin pa na natin ang karugtong na video nito. Kilala ko mga kaibigan, narinig nyo yun. Ako dito, kaya sobrang bumibilib ako sa kanya, sobrang humahanga ako lalo sa kanya. Kasi kung titingnan natin, maliit lang na bagay ang ating naiambag sa kanya, ano po. Pero sa kaarawan niya, pero nakita niyo naman yung appreciation na ginawa niya. So, ganun si Ka-Business. Kimaliit na bagay, basta't alam niya mula sa puso. Sabi nga, basta't bukal sa puso mo, ay sobrang masaya na siya. Ganun lang po kasimple ang isang Ka-Business. At sa pagkakataong ito, maganda po ang mga gesture na ganyang ginagawa. Hindi ko binubuhat ang sarili kong bangwa. What I mean is sa atin po, kasi iniisip natin si Ka-Business, Ka-Business na siya, malaki na siya. Pero ngayon lang natin, ako personal ngayon ko lang ding napagtanto na
Ganoon din pala ang kababa ang kaligayahan ng isang ka-business. Nakakataba ng puso, ano, lalo na nang binigyan pa niya ng, ako pa ay binigyan niya ng mensahe na birthday niya yun ha, sa halip na tayo ang magbigay ng mensahe. Pero siya po ang nagbigay ng mensahe. Ito, panoorin po natin. At salamat sa iyong pagiging reaktor na rungkiting. Rungkiting na ipinapaliwanag ng mahinahon sa abot ng kanyang mga kaya ang mga namento ng mga hindi ko purwi na ibang mga viewers. Yan, salamat boss at good luck sa iyong channel. Congratulations kasi kayo nasa 60,000 plus subscribers. Salamat at sa lahat ng mga viewers ng Kabisnes Official, patuloy po natin pakisuportahan si Paolo Gala. Maraming salamat po. Yan! Ayan. Thank you so much po, Mr. Kabisnes, and of course, Mrs. Kabisnes. So nakakataba po ng puso. Alam mo, kung napasaya natin siya sa maliit na token na atin pong ibinigay sa kanya, masigit niya akong napasaya. Kasi Kabisnes is Kabisnes. Ibig sabihin, iba yung pagkilala niya talaga. Yung nandyan yung pagkilala niya, kay maliit ka man na vlogger, kay nasa baba ka man, wala sa kanya yun. Pantay-pantay ang tingin niya. Ang pinaka-importante, alam at nagtitiwala siya sa mga bagay na ginagawa mo. Maraming salamat po sa ganitong pagkakataon. Sobrang nakakataba ng puso, sobrang, kumbaga, lalo tayong na-boost ano, yung moral natin sapagkat dito ay lalong nakita niya. O nakita ko ang isang tunay na ka-business, yung the other side of the coins. Isang mapagpakumbama, isang talagang napakabuting puso na ka-business. Well, mga kaibigan, along the way, habang nagre-review na po ako, mula po sa part 1, part 2, haba na no, hanggang part 3, marami po tayong mga nakita. Pero gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon. Kasi po, kung atin pong titingnan, nabanggit po ang kanyang pangalan doon po sa mga previews na mga vlog natin. At isa po ito sa nakapagpasaya sa atin. Kung atin pong makikita, nakita po natin na nandun po ang presensya ni Butchok. Alam naman natin mga kaibigan, si Butchok kung gaano kamahal ng ka-business family mula po nung pagkakataon na nawalay siya sa ka-business family. Pero ang presensya niya na nandoon siya ay isa pong nakakapagpataba ng puso. Lalo na nung niyakap siya ng mga kagwang, isa-isa umiiyak si ka-business. And of course, salut din ano, binibigyan ko rin ng malaking pagsaludo at salut. Ito pong si Buknoy, napakaganda po ng awitin na kanyang kinumpos para po kay Pinuno. Nandun po rin po si Wakiwak, ang aking idol, ang aking kaibigan, nandun po. Maraming salamat sa pag-shoutout sa akin, sa Ricky Angat, nandun din po. At of course, siyempre, ang mga taong natulungan. Above all, mga kaibigan, sa ganitong klaseng okasyon at pagtitipon, isa po ang nakikita kong kagandahan kay ka-business sapagkat ang kanyang mga binibisita, mas pinipili niya yung mga nasa ilalim na kanyang natulungan. Yung mga taong nasa laylayan ng lipunan. Bakit? Alam niyo po mga kaibigan, sabi pa nga ng isa kong kaibigan, pag sa ganitong pagkakataon, ito yung mga taong hindi gaanong nakakaranas ng ganong klaseng mga okasyon. E sila yung mga taong kumbaga ay hindi nakakatikim ng ganong klaseng mga paghahanda. At nararapat lang na kung mayroon tayo ay sila ang ating bibigyan ng pagpapasaya. At ginawa nga po yan ni ka-business. Maraming salamat po sa ganitong mga bagay. Kaya po mga kaibigan, sobrang nakakataba ng puso. Ano? Kaya ako ho ay napareaction kasi po nakita ko po at narinig ko po ang kanyang tuwa at saya, appreciation doon po sa ginawa natin. No? At siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga ka-business family, sa lahat na nagtitiwala sa ating mga reaction video. Ganun din po, hinihiling ko lang po sa inyo mga kaibigan na sana po kung tayo po ay magbibigay ng komento sa lahat ng mga reaction na ating gagawin, mangyari lang po tapusin po ninyo ang video bago tayo magkomento sapagkat minsan, kung sa thumbnail lang tayo nagbabase ay minsan sala po at hindi nyo po maririnig kung ano po talaga yung ninanais natin sabihin. Hindi po lahat ng ating mga
mga idea ay makikita po sa thumbnail. Yan po ay makikita doon po sa ating pagpapaliwanag. Minsan din po, alam kong medyo nakukulangan kayo sa aking mga paliwanag, pero punuan natin sa pamamagitan ng comment section. Tandaan po natin, ikaw, tayong lahat, ay kasama po sa bawat reaksyon na aking binibigay para po kay Kabusiness at sa lahat ng mga Kabusiness family. At tandaan po natin, kapag mayroon tayong reaksyon na ginagawa at nakikilahok kayo sa komento, nababasa po yan ni Kabusiness. At minsan ay nagiging gabay yan para sa kanyang paglalakbay sa mga gagawin pa sa susunod na mga araw. Sa lahat po ng mga taong nasasaling ang ating damdamin, nasasaling ko ang damdamin kung sakaling hindi man kayo sangayon sa reaksyon na ating ginagawa, mag-comment lang po kayo at hindi po tayo nagbubura ng comment section. Malaya po kayong makapag-comment. Pero wag naman po dumating sana sa punto na nawawala na po tayo ng respeto sa kapwa. Tandaan po natin, maaari po tayong magkomento in polite manners. Maaari po kayong sabihin ang inyong mga adhikain, ang inyong mga saluuben in polite manners. Na hindi po natin maisa sa alang-alang ang respeto sa kapwa. Ito po ang pinakamahalagang bagay sapagkat ito po ang bagay na itinuturo sa atin ng isang Kabusiness. Ang pagrespeto sa kapwa, sa sino mang tao, kay maliit man o malaki, yan po ang kanyang bitbit at yan po ang ating natutunan. Sa muli po mga kaibigan, thank you so much Kabusiness. Maraming salamat at sana po ay napasaya kita sa ating munting nakayanan at sa lahat po ng ating mga Kabusiness family. Maraming salamat po sa pagiging 60,000 followers. Yan po naman ay pasasalamat ko po sa inyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. At patuloy lang po natin suportahan Kabusiness Official, Kabusiness Family, Papa Dins, and of course, ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Okay, ito lang po ay isang quick reaction ng mga kaibigan doon po sa ating nakita at narinig sapagkat nakakataba ng puso ang minsan ay mabigyan ka ng pagpapahalaga ng isang Kabusiness. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. So yung mga Kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga Kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.